Sa murang edad ni Kay Soto ay naranasan na nito ang isang environment na halos nasa NBA level na yung mga staff na nakasama niya sa Ignite team. Nakaramihan sa kanila ay nanggaling sa NBA simula sa coach hanggang sa iba pang miyembro ng Ignite team na matagal na rin nakapagtrabaho sa NBA. Kaya naman masasabi ko na naging dekalidad ang pagsasanay ni Kay Soto doon sa US at maging itong si Junmar Fajardo ay ganito rin ang nasabi na mas maganda ang training na nakuha ni Kay Soto doon sa Ignite team. Hindi pa nga naaabot ni Kay Soto ang totoong kalakasan nito sa paglalaro ng basketball at marami ang nagsasabi na si Kay Soto ang future ng Philippine basketball dahil nasa developmental stage pa lamang ito, pero sa tingin ko ay sa training na naranasan na nito at sa kakayahan ni Kay Soto sa ngayon ay pwede na niyang simulan ngayon sa FIBA Asia Cup 2021 qualifiers third and final window ang pagiging star ng ating national basketball team. Alam naman natin na maganda ang naging resulta ng laro ni Kay Soto sa The Skill Factory at maging sa NBA G League Ignite team, at hindi na rin ito natatakot sa mga body contact, kaya masasabi ko na nasa kanya na rin ang desisyon kung mag-step up ba ito sa third window ng qualifiers at simulan na niyang gumawa ng ingay sa larangan ng basketball dito sa Asia, at mas lalo pa siyang makakakuha ng atensyon mula sa mga NBA scouts. Kung magawa ni Kay Soto na makapaglaro ng mas mahabang oras ay mas maganda rin ito para sa Gilas dahil iba pa rin ang presence ng isang 7-3 sa depensa at yung mga soft touches niya malapit sa ring na mahirap abutin dahil na rin sa height advantage niya pagdating dito sa Asia. Malaki rin ang naging sakripisyo ni Kay Soto dahil walang kasiguraduhan na may maaabutan pa itong laro pagbalik niya sa NBA G League Ignite team. Kaya naman may posibilidad na makita natin ang 100% ni Kay Soto, yung mas pinalakas na versyon ni Kay na nakita natin sa The Skill Factory, at posible natin itong makita sa third and final window ng FIBA Asia Cup 2021 qualifiers. Mas gusto ko ang nakita kong Kay Soto sa The Skill Factory dahil halos dito nagsimula na makita ng mga scouts ang potential ni Kay Soto at napabilang ito sa top 100 high school prospect na kung saan maraming Division 1 schools ang nagka-interest rin dito kay Kay Soto, pero mas pinili nito na mag-skip ng college at maglaro sa NBA G League bilang isang miyembro ng Ignite team. Puntahan naman natin ang isa pang latest update tungkol dito kay Kay Soto, at ito ay tungkol sa kanyang jersey na namispell ng NBA G League na halos nagkakahalaga ng $60 at kulang ng isang T ang family name ni Kay, na kung saan maraming fans ni Kay Soto ang nakapuna at nag-comment tungkol dito, pero sa palagay ko naman ay inaayos na ito ng NBA G League. Ang problema nga lang ay paano na ang mga naunang nagawa. Yan na muna para sa video nating ito, at kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video ng channel natin.